Hello everyone and welcome back, this is Doc at Padama. Ngayon, pag-uusapan natin paano yung tamang paraan ng pagsusulat ng tables and figures sa inyong research paper. Kung kayo ay bago dito sa ating YouTube channel, I would like to invite you to please click that subscribe button and that notification bell to alert you when a new video has been uploaded. Ang tables and figures sa inyong research paper ay may tamang paraan ng pagpe-present at pagsusulat kapag kayo ay gumagawa ng inyong research. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kaakibat nito, kasama nito, ay yung actual example, yung halimbawa ng tables and figures para mas madaling maintindihan at makita yung paraan ng pagsusulat ng tables and figures. So dito, pag-usapan muna natin ano ba ang pagkakaiba ng tables and figures. Meron tayong iba't ibang aspeto na pag-uusapan at pagkatapos ng bawat aspeto, titignan natin, ikukumpara natin ito doon sa actual na example ng tables and figures. Doon sa unang aspeto, pagdating sa purpose, ang table ay naglalaman ng tinatawag nating alphanumeric representation ng data. Lagyan natin dito, alphanumeric. Not just numbers, but also text. So, it is alphanumeric representation of data. Now, on the other hand, pagdating dito sa figure, figure are visual representation naman ng data. So, again, on this side, dito sa table, this is alphanumeric representation of data. Dito naman sa ating figure, this is visual representation of data. Kaya kung makikita ninyo sa ating halimbawa, sa ating example, dito sa kaliwa ay yung table at dito naman sa kanan ay yung figure. So dito makikita ninyo sa actual table, hindi lang numbers ang laman, even yung text representing the numbers are also included dito sa table. While on the other hand, dito naman sa figure, this is a visual representation using the following elements: yung shapes, colors, and symbols. Okay, next aspect. When it comes to format, ang itsura ng tables ninyo, basically, fundamentally, ay gumagamit ng rows and columns. Rows and columns. Okay, while on the other hand, dito naman sa figures, ang ginagamit is still yung elements na binanggit natin, shapes, colors, and symbols. So, there is no need to go back dun sa example. Mamaya babalikan natin yon, since you still remember kung anong itsura ng tables and figures ninyo when it comes to dito sa format na pinag-uusapan natin. The next aspect is yung content. So pagdating dito sa content, bigyan natin ng emphasis. Okay? Ang laman ng table is dense compared to yung laman ng figures ninyo. Ano ibig sabihin ng dense? Mas madami, mas compact. Nasa isang table lang, pwede siya magkaroon ng maraming information, na maraming representation. Okay, ano yung example ng mga representation na yon? Pwede magkaroon ng raw data, yung statistics na ginamit, yung mismong pangalan ng statistical formula na ginamit, yung application ng statistical formula, yung result ng formula. Comparison can also be used doon sa table. Ipapakita ko yung example niyan. And yung VD is verbal description ng table. While on the other hand, pagdating sa content, dito sa figure, ganun pa rin. Yung laman niya usually is based doon sa tatlong element na binanggit ko kanina, colors, shapes, and symbols. And yung mga specific examples niya can be in the form of graph, charts, diagrams, and illustration. Let us focus dito sa table. Itong binanggit nating mga information na dapat na laman ng table ninyo. So punta tayo dito sa example. Dito muna tayo sa table. So sabi natin kanina, raw data. But this is not the raw data anymore. This is just a range ng raw data and then inorganized na nila. So nagkaroon ng organization, ito yung naging result. So andyan na yung result. This is the result of one group and the result of another group. So kung makikita nyo dyan, dalawang group yan. Kasi itong research na ito ay gumamit ng experimental design. So ang pangalan ng mga groups nila ay non-math talk group at yung math talk group.
And then aside from that, sabi natin kanina doon sa comparison ng tables and figures, in terms of content, ang laman niya ay yung statistical formula na ginamit. So in this case, gumamit siya ng mean and standard deviation, and then yung result, which is also part of the content ng table, is also here. Kaya dalawa yung result niya kasi kinukumpara itong dalawang grupo. Now, the result cannot be or cannot stop doon lang sa numeric result ng computation. Kasi kung ako yung titingin niyan at hindi ako familiar doon sa meaning ng result ng kanyang statistical analysis, hindi ko makukuha kung anong ibig sabihin niyan. That's why you have the verbal description naman. Itong verbal description, for every description, may equivalent range yan ng value. Range of values. Okay? And then for every range, halimbawa below average is from this range to this range. Okay? And then kapag yun ay nag-fold doon sa range na yon, ito ngayon yung verbal description ng mga values na yun. That's why you have this one below the result ng mean and standard deviation ninyo. Para kung ako yung titingin yan, ito pala yung ibig sabihin ng mga values na yan at ito pala yung ibig sabihin ng mga values na yan. This part of the table is just a reference para magamit dito sa description, yung actual description. Pero hindi niya na-present yung mga values. There's a separate table nito that presents yung mismong mga values nito para makita pag nagkaroon na ng computation yung statistical formula ninyo, ng result, yung statistical analysis ninyo. So again, this is what should be found. Ito dapat ang makikita dito sa inyong table pagdating sa content. And dito naman, again, gumamit siya ng shapes, colors, and symbols. And then this is in the form of a diagram showing the flow of the stages nitong tinatawag nating Brunner cycle of inquiry. So ito kasing mga figures na nagre-represent ng data or idea is parang ang ipinapakita niya at a glance. Ganon din naman yung table at a glance. Sa isang tingin ninyo, makikita nyo na kagad anong relationship nitong shape na ito dito sa shape na ito. Ano ang flow ng buong idea? Okay? So again, that is what a figure should contain pagdating dito sa aspect na pinag-uusapan natin, which is yung content. The next aspect is usage of text. So sa paggamit ng text, ang pinakamadaming na makikita ninyo based on your observation doon sa ating example, pinakamarami dyan yung sa table. Hindi lang numbers ang ginagamit niya, alphanumeric. So alphanumeric. Okay? And then on the other hand, dito naman sa figures, again, babalik ulit siya, minimal lang yung text. Ang focus niya is on yung visual elements. So yung shapes, yung symbols, yung colors. Okay? Now, on the next aspect, dito naman tayo sa dependency on main text. Dependency on main text. Pagdating sa table, yung tables can be self-explanatory. But it is not enough. Ang ipinapakita lang nito ay yung idea. But you still need to reinforce this idea by presenting yung interpretation. Magkakaroon ng idea yung titingin doon sa inyong table. Okay? So, meron akong table na titignan at a glance without the interpretation. Ito kasi yung tinatawag nating interpretation of the table. So, meron akong separate na video kung paano isulat yung interpretation for every table. That is on a separate video. But again, at a glance without the interpretation, I already have an idea. Lalong-lalo na meron tayong mga verbal description representing the values. Okay? So nakita ko dito, based on this presentation ng table 1, na ang performance ng dalawang group
ay below average. So again, ganun niyo lang titignan itong ano, ganun niyo lang titignan itong table. So yun lang yung idea ko. But if you want a more more specific description ng mga values, kailangan lagyan ninyo ng tinatawag nating interpretation of the table. Okay, next. Dito naman sa figure, figures often need captions for clarity. Ano yung ibig sabihin ng figures often need captions for clarity? So maliban doon sa main caption niya, which is the title of the figure, for every shape. So since shape yung ginagamit niya dito sa figure ng Brunner cycle of inquiry, meron siyang ginagamit na mga caption sa loob ng shape. This is to represent every stage, every element of the shape. So yun yung sinasabi natin na kailangan lagyan ninyo ng caption. Kung hindi, kapag tinanggal nyo yan, hindi maiintindihan kung anong ibig sabihin ng mga shapes na yan. You can also use the legend system. So kung ayaw ninyong direct na yung word ang gamitin ninyo, pwedeng legend ang gamitin ninyo dyan. Okay, next. Captioning. When you present tables and figures in your research paper, napakahalaga na i-observe ninyo yung tamang paraan ng tinatawag nating captioning. Ano yung captioning? Ito yung paggamit ng mga title, label, ng tables and figures at kung saan dapat sila ilalagay. So dito sa ating table, ang captioning ninyo should be placed above the table. Yung descriptive caption ninyo should be placed above the table. Kaya naka-highlight na yan. While on the other hand, dito naman sa figure, yung descriptive caption ninyo should be below the figure. Ulitin natin na above sa table, below sa figure. Descriptive caption is usually the title with a brief description noong pre-present ninyo. So tignan natin dito sa table, nasa taas daw. Ito nasa taas. Okay? So if we're going to compare, if this is the table located on top and this is the caption of the table, dito naman sa figure, nasa ibaba naman siya and this is the caption of the figure. Again, for table, above. Above the table, and for figure, it should be located below the figure. Okay, next. After captioning, complexity and detail. Complexity and detail. Under tables, tables can include extensive details. Ito yung pinakita na natin kanina. Napakaraming pwedeng ilagay sa table. While on the other hand, sa figure naman, figures simplify complex data. Complex data or idea. So imbis na inarrate mo yung idea, dagdag natin dito, complex data, idea, process, flow, or stages. Imbis na i-explain mo ito narratively, pwede mo na siyang i-present, mas simplified siya kapag ipipresent mo using figures, using diagrams, using shapes, using colors, and so on and so forth. Okay, next. The next aspect is data relationships. Tables show direct comparison, while figures show trends, patterns, correlations, process, flows, and stages. So again, in our example, nakita niyo naman, ipinakita niya yung comparison by presenting the values, lalong-lalo na kung meron talaga kayong direct na kinocompare sa inyong table at gumagamit kayo ng mga groups or experimental research, comparison will be evident. Ibig sabihin, talagang lalabas yan doon sa table ninyo. Okay, next. Dito naman sa susunod na aspect, which is representing relationships. So typically, through numbers or text ang representation ng relationship pagdating doon sa table. Through text or numbers, alphanumeric. And this one, dito naman sa figure ninyo, through visual elements like lines or bars. So that is already self-explanatory based on the example na ipinakita natin.
the next aspect, use of colors. Ang table, bihirang gumagamit ng color. Okay? So, I would advise it na lalagyan nyo pa ng colors yung text. Huwag nyo nalagyan ng color yung text. Usually, yung default niyan, black. So, black na ang gamitin ninyo. While on the other hand, pagdating naman sa figures, colors are commonly used for differentiation or grouping. Ito yung sinasabi natin kanina. Dito, sa example ng ating figure, figure 2, which is a research paradigm, yung paggamit ng color, okay, I would advise this one. Okay, instead of yung random lang kayong gumagamit o nag-a-assign ng colors. Use of colors should be strategic. It's either to differentiate, to emphasize, to group in order to organize yung paggamit ninyo ng color. So, ibig sabihin, halimbawa, bawat color meron siyang naka-assign na meaning. Okay? Yung bawat color naka-assign sa isang group. Ganun yung gamitin yung assigning ng colors. Ano bang ibig sabihin ng mga colors na yan? Okay? So, again, I advise against the use of random colors sa inyong research paradigm. Okay, next. The last one is data presentation efficiency. Data presentation efficiency under ng tables. Ang tables naman ay suitable, ginagamit yung table kapag yung information is dense, which is what we already discussed earlier. Ang ibig sabihin nun dense, napakarami pero pwede niyong pagkasyahin, pagsamasamahin sa isang table. Okay? So it will be very efficient kung ang gagamitin niyo dito ay tables. And then on the other hand, sa figures, this is effective for presenting trends and patterns, process, flow, and stages. So basically, ito ang pagkakaiba ng tables and figures at kung papaano nyo dapat isulat at i-present ang inyong tables and figures sa inyong research paper. Again, I hope you were able to take away new knowledge, new information in this particular discussion so that you can use this sa pagsusulat ninyo ng inyong research paper. Again, please support our YouTube channel by clicking that subscribe button and that notification bell to alert you when a new video has been uploaded. And share this to your friends, to your colleagues, to your research group mates para matulungan nyo din sila, lalong-lalo na kapag hindi nila alam yung gagawin nila dito sa part ng pagsusulat ng inyong research paper. Thank you very much, everyone. Stay safe. God bless. Keep learning. And I will see you again in our next video. Bye!